Magandang buhay, mga kasimbahay! Panibagong araw na naman upang tayo'y magnilay. Samahan ninyo ako, ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya. "Ginoo, ang alipin ko po'y na paralisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paruroon ako at pagagalingin siya," sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, "Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno, at ako man ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, 'Humayo ka,' siya'y humahayo, at sa iba, 'Halika,' siya'y lumalapit. At sa aking alipin, 'Gawin mo ito,' at ginagawa niya." Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganitong kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo nina Abraham, Isaak at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit marami sa lipi ng Israel ang itatapon sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin." At sinabi ni Jesus sa kapitan, "Umuwi na kayo. Mangyayari ang hinihiling ninyo ayon sa inyong pananalig." Nooy di gumaling ang alipin ng kapitan. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming inaalihan ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaías, "Kinuha niya ang ating mga kahinaan at binata ang ating mga karamdaman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Kinuha niya ang ating mga kahinaan at binata ang ating mga karamdaman. Hitik sa malalim na kahulugan ang dalawang pagpapagaling ni Jesus dito. Una, lahat ay handa niyang tulungan sa lahat ng panahon at sa lahat ng lugar nang walang pinipiling lipi, edad, kasarian, katayuan sa buhay at maging pinag-aralan. Ikalawa, lubos ang kanyang kapangyarihan mula sa Diyos na kahit isipin pa lang o sa isang haplos o sa isang salita lang, ang kanyang naisin ay natutupad. At ikatlo, paghanga ni Jesus sa malalim na pananampalataya, pagtitiwala at kababa ang loob ng kapitan, binibigyan din niya tayo ng huwaran kung paanong marapat na lumapit sa Diyos. Batid niya ang lahat ng ating mga kasalanan, pagkukulang at mga kahinaan. At lubos niyang hinihilom ang lahat ng ating mga sugat ng buong pag-aaruga at pagmamahal hanggang sa buhay na walang hanggan. Pagsasagawa. Walang imposible kay Jesus. Siya na mismo ang nagpahayag, "Sumampalataya kayo sa Diyos sapagkat posible sa Kanya ang imposible para sa tao."
magalak at pawiin ang luha sa mga mata.